Okay po, ito na po naman tayo. Alam naman, sa mga panahon ngayon, isa lang ang iniisip kasi natin ngayon eh, makapagbakasyon. Hindi ba? Lahat pinagbibigyan mo na bukod sa mga kasambahay, yung mga anak mo, iba pupuntahan, kayong mga mag-asawa, minsan iba rin ang pupuntahan. Pero isang bagay na hindi natin pwedeng kalimutan is the fact that dahil wala nang matitirang tao sa bahay, sila ay nagiging very prone to mga break-ins. Tama po. Katulad nung nangyayari kay Christian Bautista. Kasama ho natin from Good Hand, si Mr. Marco Mondejar. Mark, wala nila kasi bago eh, no? Tama po. Using sabing residential, corporate, industrial security, talaga nakikita mo eh, yes, nakakaroon ng demand. Tama po. Tama. Pero doon muna tayo sa mga bahay-bahay. Tama po. Alam po ninyo, nakakalungkot man po. Although, ito yung isang kasabihan na ang ating pamamahay po ay nananatiling precious possession po natin, precious property. Pero unfortunately ho, although sinasabi natin madalas na ito yung ating sanctuary, unfortunately ho, marami pa rin na nakaka-penetrate, no, sa ating pamamahay po. And especially sa panahon po ngayon, panahon ng bakasyon, meron po tayong mga electronic devices po that will help us secure and give additional safety po sa ating mga pamamahay. Well, Mark, syempre kailangan din yung nakakapagbigay ng seguridad, pero at the same time, yung affordable at hindi masyado mabigat sa bulsa. Tama po, tama po. Okay. So ano ba ang mga features lang iba't ibang mga, sabi natin, mga alarm systems natin na abot-kaya naman muna ng tao bago natin pasukin yung mga kwan, yung mga CCTV, bago natin pasukin yung ibang mga mas mamahali na gamit. Okay. Ang range po kasi ng ating mga security devices po, from sophisticated type of devices, meron din tayong mga simple. Okay. May mga simpleng devices po na pwede natin gamitin po sa ating mga pamahay, sa doors, sa windows, which is yung ating mga magnetic door locks, yung ating mga infrared sensors. Pero ang pinaka-common, sir, which is yung latest ngayon, yung ating GSM alarm systems po, which actually incorporated yun hong alarm as well as yung latest mobile technology. GSM so, system na ito? GSM alarm ang ibig sabihin system, yan yes, ay? Ang ibig sabihin po nito, as soon as yung ating alarm system po na naka-set up sa ating pamamahay po, ay nag-trigger ho at mayroong intrusion, okay, immediately po yung ating cellphone po ay i-alerto tayo. I-alerto? Opo, and i-identify niya kung saang place within our house ang pinasok ko ng mga intruders. Okay, ito, gamit natin yung ejemplo si Luan kasi ito, tama, si Luan lagi tumatakas ng bahayan. Akala ng mga magulang niya, lagi siyang natutulog, mm-hmm, pero ang ginagawa niya, tumatakas yan. Okay, tumatakas, bro. Umaalis. Yan, gigimik na naman yan. Ito naman, may papasok. Ngayon, sadali, ngayon naka-alarm po. Kasi, di ba? Naka-alarm ngayon. Okay. Yung motion sensor. Tapos ito naman, mukhang nasa itsura naman na magdala ako to eh. Magdala ako ng pag-ibig. Okay. May kinuha. Kunwari, pinasukan yung bahay. Okay. Yun, naghahanap. Ngayon, tapos. Okay. Okay. So now, naka-on po tayo sa mga motion sensors sa iba't ibang mga zone ng bahay, ating mga pamamahay. So basically ho, yung ating mga infrared sensors po, nakakalat ho yan, sir. Meron tayong nilagay na from our main entrance, meron po tayo sa ating terrace, sa kitchen, meron tayo, sir, sa back door. So, you know, may konting delay lang ho kasi merong 30 seconds siya na as soon as inactivate mo siya, paglabas mo ng bahay, so doon pa lang siya actually mag-activate. Okay, ganun okay. Pa. Pero okay, ang importante dyan, no, dahil dito sa mga bagong teknolohiya, ito po ay makakaroon ng reading dito sa yung cellphone. Sa ating cellphone, so. And then doon sa cellphone na yan, sasabihin sa'yo kung anong zone ko. Yan po. Okay. Parang pito ng driver ng jeepney yan eh. Pag nakakita ng maganda. Actually ho, yung alert sound ho, ay design talaga siya to para mabigay ng talaga tension ho sa ating mga burgers. Kayo. Opo, totoo po yan. Okay. Now, meron ho tayong mga sinasabi nga. Andun yung ito po yung ating cellphone ho. So, dito ho, may kita natin na nag-send siya ng text message po. Wherein, sinasabi dito na yung intruder po ay pumasok sa ating main door. Okay. Pero nakalagay, I love you, Papa. Ay, sorry, Papa. Ay, nakamali, sir. Nakamali. So, Mark, dito kasi, may magkakaroon ng alert sa'yo na may pumasok sa isang etong zone tama ng po bahay mo. Tama no? Po. Ang advantage pa nito, sir, actually, this can also work as a listening device. Okay, no? As soon as nagbigay sa'yo, sir, ng signal, yung, okay, yung cellphone, uh-huh, ang pwede mong gawin, either i-deactivate mo siya using your own cellphone or
hintayin mo within 30 seconds. Within 30 seconds magbibigay siya ng mag-call siya sa iyo, and then pag in-answer mo, malalaman mo po kung ano yung nangyayari sa loob ng pamahay mo. Tama po. Na ngayon maririnig mo kung may nagsisigawan, may nagsasampalan, may babarilan, okay, may nire-rape. Okay. Ganun po. So at least makakatawag ka kagad sa pulis, no? Tama po. Okay. Now, meron pag advanced version dyan in the sense na pwede ring makita ang buong pagyayari either sa computer din, di ba? Tama po, tama po. Natitrigger din yung computer ang mo. Ang most common kasi natin dito, yung ating burglar alarm po, ay tinatie up natin with our CCTV surveillance cameras. So ito yung ating yes, CCTV? Yes sir, we always believe po ng ating CCTV ho is remains the best method in reducing our crime. Oo. You know, kung meron ho mga nag-a-attempt po na gustong pasukin ng ating pamamahay, as soon as makita sila ng mga cameras po na nakapaikot sa ating pamamahay, somehow, magkakaroon ng second thought eh. Second thought. So, but at the same time, yung ba eh, isa, kasi nasubukan ko na minsan, opo, yung sinasabing mga motion sensors, minsan pag dinadahalibab yung mga aso ka sa bahay, tama, minsan dadaanan ka ng ibon. You know, natitrigger nga minsan yung ano eh, yung sensors. Yung talaga advisable talaga na kailangan talaga medyo itaas na konti. Opo. Kailangan lang natin i-position siya dun sa area na alam natin how possible entry ng isang intruder. Ang talo mo lang kung yung akyat bahay ay gano'ng kalaki. Yes. Hindi pa malalakpas. Oo. Tama po. So anyway, babalikan po natin si Mr. Bondejar ng Good Hand Security sa mga ilang sandali. Pagkatapos, para makita pa natin kung ano pa po ang mga bagay-bagay na pwede po natin gawing mas ligtas sa peligro ang ating pamamahay at ang ating mga mahal sa buhay. Okay, so magbabalik po ang unang hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Unang hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka.